Ayun, welcome back sa aming channel dito sa 2604 Kennel. So ngayon, naghihintay tayo kasi mamaya onte, etong si King, may stud session siya. So hintayin na lang natin mamaya. So intro muna tayo. Bali, ito yung tinatawag na shooter's lock or hand lock or lock outside. Yung lock balls ni King ng male nasa labas. Kapag lock inside kasi, itong lock balls niya pag pumasok dito sa loob, then pinalobo niya, yun yung mag-hold para mag-lock yung dalawang aso. Until matapos siya mag-pump ng sperm niya, doon lang mabubunot pag pinaliit na niya to. Pero ngayon na naka-lock outside or shooter's lock, hahawakan natin hanggang sa matapos siya mag-pump. Yung pag-pump din ng aso, makikita natin sa dito sa pet niya. Yan. Nagpa-pump. Yan. Nag-load siya. Tapos, meron ding ibang way. Pwedeng artificial insemination. Kukolekt natin yung semen niya tapos inject natin sa female. Pero yun, hanggat kaya naman ng natural way, mas okay pa rin. Ito. Depende kung anong gusto ng owner ng dog, kung gusto nilang ipa natural or artificial insemination. Ano yung rason kung bakit outside lock? Yung rason kung ba't nagla-lock outside or shooter's lock, ganun. Depende din, minsan sa male, minsan sa female. Meron yung mga sobrang excited na male, bago pa pumasok yung ari niya, nakalobo na. So, hindi na papasok yun. Dapat kasi, maliit pa, tapos pagpasok, tsaka niya papalobohin, dun magla-lock. Minsan din naman, kahit na timingan ng male, pumasok yung ari niya tapos pinalobo niya, pero parang naipupush palabas ng female, parang siyang nanganganak. O kaya niyang ilabas, hindi niya nahuhold. Pag parang kaya niyang umiri tapos lalabas, yun. Parang kanina, pumasok na pero nung pinalobo, nung binitawan natin, lalabas. Pinalabas. O, halimbawa pag medyo maliit yung balls ng male para sa female. Halimbawa pag yung mga small breeds, halimbawa Pomeranian, tapos medyo malaki yung stud niya na Pomeranian. So kung maliit yung balls ng male, kahit anong gawin, talagang kahit pinalobo na niya ng sobra, lalabas at lalabas yung lock balls niya. Sa hindi kayang ma-hold. Medyo maliit pag ganun. Tapos minsan naman, yun nga, pag sa male na yung problema, yung excited siya, lumolobo agad. Mga ganun. Pero yung kanina, anong nangyari? Yung kanina, ganun. Pumasok. Tapos pinalobo niya sa loob. Tapos nung binaba na natin, nung umano na, biglang lumabas yung balls na. Parang lumabas, parang na-push siya palabas. Kaya, yun, kailangan nating hawakan hanggang sa matapos. Yun lang naman. Tapos, ito, dapat talaga medyo handle with care kasi sensitive yan. Itong ano, konting maisagid dyan, maidikit, pwedeng ma-slice or magdudugo agad. Kahit medyo, kahit sinulid lang or kuko, ganun. Magdudugo agad yan, masusugatan. Yung mga woolly na aso, mga husky, German Shepherd, or ibang mga Alaskan, yung mga balahibo nila pag nag-shooter's lock na ganito, kahit yung balahibo lang nila pag natatouch dito, dudugo na agad. Kaya, medyo delikado din. Kaya, sa isang stud session, gano'ng katagal? Sa isang stud session, pwedeng tumagal ng, yun, depende din sa male. Halimbawa, yan, yung sa pagpapump niya, pag marami siyang binubuga or matagal siya magbuga,
may pinakamatagal akong na-experience, 45 minutes. 45 minutes. Na nakaganito, pero pinakamabilis naman, mga 5 minutes na yun. Ay, mga, may ganun, 5 minutes. 5 minutes lang, tapos na agad siya, parang nagbuga na agad. Pero once na nabunot naman to, makikita mo, may mga mag-e-excess. Ibig sabihin, marami naman na siyang nai-pump na si Milya nun. Yung sa 5 minutes na yun. Hanggang nagpa-pump siya, kapag, di ba, kapag nakalak kasi, habang matigas to, hindi mahuhugot. Ibig sabihin, hindi pa siya tapos. So kapag ganitong shooter slack or hand lock, kailangan natin tiisin na hanggang nagpa-pump siya, hindi din natin bibitawan, hindi natin hugutin. Hintayin natin siyang matapos. Kasi pag lumiit na yung lock bolts niya, dudulas na lang din sa kamay namin pa palabas. Ganun. Kusang matatanggal din. Para, kasi kapag basta hinugot ko lang to, nakalabas lang dyan, pwedeng ma-disgrasya pa siya, pwedeng masugatan pa. Kaya better na matapos talaga siya para once na mahugot din dito, diretso balik na din sa skin niya, yung ari niya. Dun sa sinabi mo kanina na 5 minutes tapos 45 minutes, ano yun? Kumbaga yung 5 minutes, parang same din ba yun na ano? Kumbaga madami din ba yung produce na tuta? Oh, depende sa meal din yun. Ah, halimbawa, meron kasi yung male 5 minutes lang yung pagpump niya pero ang dami-dami naman na pala ng sperm nun. Meron din naman yung makita mo parang halimbawa nakahawak lang tayong ganyan pero pa isa-isa lang yung pump niya, mabagal lang pala siya magpump, nag-stop-stop ganun. Pero meron din naman syempre kung halimbawa 5 minutes lang tapos pagkahugot na ganun medyo wala masyadong excess, parang sa amin din na shooter kasi ramdam namin kung nagbubuga sila ng similya. So kung hindi sila, kung parang 5 minutes lang, tapos medyo ramdam namin na parang konti yung binugang si Milya nung meal. So, yun yung that time, sasabihin namin sa owner na medyo konti yung binugang si Milya nung meal. Either kung may ibang meal na lang na gamitin, o kaya naman, i-condition, i-vitamins yung meal, ganun. Bago siya na i-stud. Ipatake ng vitamin E, ganun. Vitamin E ang maganda sa meal para tulong vitamin sa E. Tulong sa similya niya. Hey, King. Minsan naman pag kahit na ang dami-daming binuga na similya ng male pero hindi naman maganda yung timing ng female or wala naman siyang walang nag-drop na egg sa kanya. So ay baka-affect din 'yun sa ano. Ay nakaka-affect din 'yun. Kung so, sabihin lang. Ano pala, ito yung last stud session ni King tapos last ni... Last stud session. Third dito session. Dito sa kennel, ang style ng pagbibilang namin is dun sa ika-10th, 11th day nung kit. Tapos may one day na rest yung ika-12th day. Tapos balik ulit sa 13th day. Ito, so ito na yung last. Pwede sa timing. So yun, talagang timing din. Kailangan timingan. Isang factor ng pregnancy ng aso. It's good timing. Dun sa ano, kay... Anong tawag nito? Kay Asha. Kung bibilangin natin sa 63 days nung pregnancy niya, nag-take siya nung first day. Nung first day, so hindi nung second or nung last stud. First day. Si Louie din pala yung nag-anong, nag-AI. So ano yun, paano AI naman pala yung, ano, yung sa AI? Bakit tayo nag-AI? Sa AI naman, madalas depende sa owner nga kung anong prefer nila. Halimbawa, merong mga owner na hindi nila prefer ng AI, meron naman prefer nila AI. Pero meron yung necessary na kailangan i-AI talaga. Lalo na yung parang sa case niya, pag may prolapse yung female, hindi naman natin ma-shoot naturally yung may ganun. Kasi may parang nakaharang. Oo, may nakaharang. May namamaga sa ari niya tapos nakalabas na parang laman. Pero, hindi naman yun reason para hindi na siya magbuntis. Kasi minsan, every time na mag-hit siya, magaganon, magpo-prolapse siya. So, yung artificial insemination, yung way para mapabuntis pa rin natin siya, matuloy natin yung breeding sa kanya. Oo, kaya... Nung time na yon nag-collect tayo ng semen ni King tapos ipinasok natin sa kay ano siya.
So yun yung mga reason. Pero minsan naman yun nga sa tulad ng sabi ko nina, kung prefer ng owner na kahit na wala namang kaso sa female, wala namang kaso sa male, pero gusto nila, gusto nilang artificial insemination. Okay din. Pa rin yun. Minsan sinasabi nila less stress din daw sa female, yung ganun. Kasi syempre parang kukuha ka lang ng semen. Oh. So AI na lang. Pag pag ganitong statistician, ano yung kadalasang mas galit or mas aggressive? Ayun. Kapag ano sa mga sa experience ko sa mga sinushoot namin, yung female talaga ang medyo kailangang hawakan. Hawakan na parang doon tayo doon natin kailang medyo tignan natin kung parang doon tayo maghanda sa female kasi minsan ay madalas sila yung nag-snap once na ma-shoot, ganun mag-snap sila. O kaya naman once na parang piniprepare natin sila for stud session na, yun medyo sila yung mapalag talaga, ganun. Kahit na good yung timing nila, pero minsan kung naiirita sila sa shooter o kaya dun sa male, yung parang hindi nila gusto yung male na mag-stud. May mga ganun, meron kasi ma-encounter mo yung halimbawa may dalawa or tatlo kang male, parang yung isang male, ayaw niya, talagang nagagalit-galit siya once na sumasampa yun. Pero, pero kapag ano naman, kapag yung isa yung pinalapit mo, gusto niya naman yun. Parang hinaharap niya yung pet niya, hindi siya nagagalit. So, may mga ganun din. So, kapag hindi gusto ng female, yung male na isushoot natin, parang doon, pwede may... Hawakan. O, kailangan hawakan para hindi sila mag-snap. Maglagay ng muzzle, ganun, para hindi sila maka-aksidente. Tapos, ilan lang yung male na medyo... medyo galit pag hinawakan yung ari nila. Ah, so lang tayo sa kanila. Karamihan mababait, parang focus lang sila sa pag-stud nila, tapos okay lang sa kanila na i-assist mo sila. Pero may pa, ilan-ilan na nangangagat pag hinawakan mo yung ari nila sa male. Ganun. Tapos may mga male din na ganun na parang namimili din sila, ayaw nila yung ganitong female, ganun. Meron din. Yun yung medyo mahirap. Pag yung female ang pumapalag sa stud session, once na aggressive yung male na gustong studyin yung female, medyo nagagawa ng paraan yun, medyo madaling ishoot yun. Pero kapag yung male ang umaayaw, yun ang medyo mahirap. Kasi kahit minsan kahit talaga na ishoot na, parang ang ayaw niya patigasin yung ari niya, ganun. So yun yung mga ano, pwedeng AI na lang yun. Yun yung mga medyo challenging na ano na ishoot. Kaya, oh, pwedeng EA. Oh, EAI na lang. Sa pagpili ng tamang stud para sa mga kapatid natin, paano ba yun? Or personal preference yun? Oh, para sa akin, personal preference din yun eh. Kung, halimbawa, kung na-care mo tong dalawa na to, before tapos magaganda yung na-produce mo nilabas, pwede mo silang i-repeat breeding para kung dahil yun nga prefer mo na o gusto mo ulit makapagpalabas ng mga ganun. Pero kung gusto mong mag-try ulit ng iba, parang experiment din, trial and error, kung parang dapat kasi sa breeding iniisip mo din kung parang ano kaya yung kakalabasan nito pag itong dalawa na to ang pinag-pair ko. So madalas nasa owner din talaga yun kung anong prefer nila na i-pair sa aso nila. Hindi yung forte, meron pang male, meron pang kasi lalo na kung magkapatid pala yung sa'yo, alangan naman parang magtipid ka, hindi ka gagastos ng stud fee. Pero yun pala, magkapatid naman yung dogs mo. Di. Ang kawawa doon, yung mga puppies na lalabas. Baka may abnormal. Kaya dapat sa breeding parang may plano, pinagpaplanuhan mo yung breeding mo, their next breeding mo. Kaya may mga kasama tayong breeder na nagpapalock in agad kahit parang halimbawa 6 months pa lang yung aso nila, pero ipapalock in na nila sa ganitong male, kay ganito, kay ganyan, dahil pinaplano nila yung breeding. Nagpaplano. Hindi yung basta nag-hit, kahit sino dyan, pwede na. Maganda yung
parang we believe to improve pa rin. Ang improve yun. Oh, improve. Gusto nila kung sino yung... Hindi lang basta pabuntis ng pabuntis na maganda yung ini-improve din natin. No? Kaya may mga ganun, may mga nagpapalock-in, may mga ilang months pa lang, naglalock-in na. Kasi what if yung gusto mong mail, halimbawa si King yung gusto mong mail, pero hindi ka nagpalock-in sa kanya. Pero nung nag-hit na yung female mo, meron pa lang naka-schedule para sa kanya. So, hindi mo siya magagamit ngayon kasi may naka-schedule sa kanya. So, yun yung advantage ng mga nagpapalock-in. Kasi maire-reserve sa kanila yung slot. Halimbawa, sasabihin mo sa stud owner, sa ganitong month, expected hit ng female ko. So, pag nagpalock-in ka, yung ganong month, pwedeng i-bakante niya yun para sa'yo. Kumbaga, ganun. Sabihin na natin sa isang linggo, ilang beses pwedeng mag-stud ang isang male? Kaya naman nila actually araw-araw mag-stud. Pero syempre, hindi na ganun karami yung similya ilalabas nila sa mga ano. Pero halimbawa, isang female lang naman, pansinin natin sa mga aspin. Minsan, may pair tayo na aspin, parang pag nag-hit yung isang aso, tapos yung nagna-natural mating sila, halos araw-araw naglalak yun. Naglalak hanggang sa matapos yung hit ng female. Ganun. Ibig sabihin, kaya nila yun. Pero, syempre, sa atin, sa breeding, parang inaalagaan din natin yung male natin para hindi na masayang yung similya niya. So, 2 times, 3 times, or 4 times na stud session, good na yun. Linggo. O, sa parang may rest pa rin siya. Parang may rest pa rin siya. Para maalagaan din ng maayos yung male, ma-preserve din yung similya niya. Pero kung ang tanong is kung kaya ba nila, kaya nila. Kasi, kahit araw-araw. Kasi parang sa mga aspin, diba? Ay, eto, kapag baka nagtatanong yung mga viewers natin, bakit kailangan ng shooter? Ayun, sa shooter naman kasi, una din para mabawasan yung pagod ng male. Kasi tatry niyan every time na sumasampa siya, nagpapump na siya, medyo napapagod sa kanya. Tapos, madalas hindi nila kaya talagang mag-natural mating eh. Ilan yung mga purebred dog na kaya nila ng natural na sila lang. Kaya actually, yun yung ano din, kaya hindi natin masasabing basta-basta yung breeding kasi akala ng iba, syempre, basta pinagsama mo lang dyan. Tapos nagbuntis, nanganak. Hindi naman ganun sa breeding ng mga purebred dogs. So, halimbawa sa bully, tapos lalo na pag itong pares na to ang gusto mo, tapos medyo hirap silang mag-mate ng sila lang, kailangan talaga ng assistance ng shooter. Either yun nga, insemination or ganito. Lalo na pag nagaganito, marami kasi sa mga purebred dogs na yung hindi nila kayang ilock yung female. Hindi nila kayang ilock yung female. So, minsan makikita mo yung aso sumampa tapos kuminod siya. Tapos pagbaba niya, biglang mahuhugot. Tapos nakalabas yung ari nila. So, ang ano nun, doon mo mapapansin na kailangan nito ng shooter kasi hindi naglalock. So, pag hindi naglock, kailangan may mag-hold. May maghawak. May maghawak hanggang sa matapos. O kaya naman, yung iba naman, kaya naman nilang ilock yung aso. Hindi lang nila ma-shoot talaga. So, yun. Kailangan namin i-assist para ma-shoot. Pero maglalock. Pero minsan, para sa akin, wala sa shooter kung maglalock or hindi. Wala sa shooter kasi kung nasa shooter yun, ibig sabihin, halimbawa, nakapag-lock kami ng isang aso dati, ibig sabihin, lahat na ng aso kaya na namin i-lock, di ba? Kaya ako nasabing wala sa shooter kasi kung minsan nag-lock yung aso, minsan kahit anong gawin namin, na-shoot na namin, ginawa na namin yung part namin, pero hindi talaga nag-lock. So, kailangan na talagang tiyagain na hawakan na ganito. Lalo na pag ganito. Yan. No? Oo. Meron talagang aso na naglalock, meron din talagang aso na hindi naglalock. Minsan naman, kahit na parang pigilan namin na mag-lock yung aso, kung talagang malakas yung
malakas yung kinod niya, malakas yung pagsampa niya, ilalak niya yung sa female, wala na tayong magagawa din doon. Hindi natin pwedeng pigilan. Kaya wala sa shooter kung maglalak in or outside yung dog. Yun no, sa mga nangangailangan ng shooter dito sa Tokyo, tapos sa Benguet, ilalagay ko yung Facebook niya ni Louis sa description sa baba. Message nyo na lang. Tsaka, yun nga, kung gusto nila yung mga early slot ni King. Diba? Itong si King kaya naka-promo sa lock-in. Meron na tayong konting slot. Yung isang slot, kinuha na ang uwi. Hinihintay na lang yung hit ng female dog, female American bully nila. Kasi parang yung sinabi ko nga kanina, kung gusto mo yung linya niya, kung gusto mo siya gamitin, kaso nga lang, di ka nag-lock-in, tapos nung nag-hit yung female mo, biglang may schedule siya, hindi ka pwedeng sumingit kasi may nakapagpa-lock-in. So, at least maganda rin yung nakapagpa-reserve ka kung talagang plano mong magpa-lock-in, mag-gamitin yung stud. Tagal lang, tagal ni King ah. Siguro meron yung 20 minutes. Ano oras na dito? 25? Grabe. Ayun, nasa 25 minutes na tayo. Ayun, Louie, baka nagtatanong yung viewers natin, anong tatanong, magkano ang shooter fee? Ang shooter's fee po kadalasan sa halos buong Pilipinas din naman, tingin ko. Napunta din naman ako sa Nueva Ecija, sa Manila, Metro Manila, Cavite, Batangas. Yung mga nakilala nating kapwa shooter dun, yung rate is pinakamababa na yung 400 sa small breed to medium. Tapos, 400 to 500. Tapos, yung ganun yung mga rate. Tapos, 500 to 600 sa mga large breeds. Tapos, depende sa laki. Sa laki kasi, minsan mas malaki, mas mahirap talaga i-shoot. Like yung mga St. Bernard, Great Dane, ganun. Medyo mahirap talaga i-shoot yung mga ganun pag malalaki. Kaya mas malaki minsan. Doon nagbe-base ng mga shooter. So 400 to 500. 400 to 500. Tapos, yun, depende din sa kung artificial insemination, yung iba nagpapa-add ng 100 para sa kit, AI kit. Pero minsan naman, 50 pesos lang ganun yung i-add. Depende din sa shooter. Pero yun yung kadalasan na rate ng mga shooter. Per session yun, per session. Okay. Sa experience mo, ilang session ng kumbaga yung kadalasan ng ginagawa sa... Actually, marami akong client na nagpapashoot ng 2 times mating lang. Two times? O pag yung halimbawa sa kanila yung male tapos may nagpa-stud lang, 2 times lang yung inano nila. Pero nakasanayan din natin dito na parang karamihan ang request ng mga dam owner 3 times mating ganun para medyo mas marami ding naggagawa lang 2 times mating lang tapos yung iba 3 times pero once na okay naman yung timing nung female kahit isang beses lang yan or 2 beses pwedeng magkarga basta nasa female yun tapos na pinapalambot na ni King yung ari niya to yan. So pag pinalambot na niya, dudulas na lang sa kamay natin 'yan. Ayun. Okay. 'Yun. Tapos taas lang natin ng konti para ma-lessen yung excess. Pero meron at merong mag-excess kasi minsan pag kahit na itaas natin pero meron at meron pa rin mag-excess minsan pag binaba natin. So ayun na nga no guys, tapos na yung yung stud session ni King tapos ni Edsa. So anong araw na kasi ngayon? July 22. So after 63 days ulit, expect natin na sana magkarga yung stud session ni King tapos ni Edsa para may patis ulit tayo. So basta yun, counting ulit natin tulad ng diniscuss ko nung last na video natin. So after 63 days ulit, 'yan.
So, ayun, sa mga bago dito sa YouTube channel namin, dito sa 2604 Kennel, pa-subscribe naman dyan, tapos pa-like na rin, pa-share na rin itong videos natin para madami naman yung makapanood. So, ayun, dito ko na ulit tatapusin yung vlog natin. 2604 Kennel, over and out.